saya gak habis tempat itu. Posisi yang lebih itu ada. Pagi tengah, terus ke atas. Wih, gerabi. Wih, gerabi. Ya, sabi ini, Sek. Mau nanti, marangin. Tapi, kayak ini nasa likut, eh. Bilang namanya itu nasa harap, eh. Kasi... Yes, good morning po. And welcome back ulit sa ating panibagong video ngayong umaga. So, andito ngayon, no? Ulit sila Yusek, Yones, and Director Memban. Andito rin ang Tiga TV5. Ayan, para dito, nandito sa location natin, no? Sa may unang tagas ng dito sa may Manila Bay. Ayan. So, medyo malakas ngayon. So maraming mga ano, hindi lang po no taga TV5, marami ding mga taga media ngayon dito. Yan, nandito rin sa PTV4. Yung sabi ni Sek, misil na yan para hindi na tayo mag-sure. Eh, naman sure naman. So, hindi na naman yung vlogger sa akin dito. So, yung lalakad na kasi dito. Dito lumang kapag kaya dyan. So, bali pinakita ni ano no, Yusek sa media yung ano, yung parang culvert, pero dito no, medyo malakas na naman yung tagas ulit. Baka makapunta ka na sa Sun Forest. Ah. So, andito rin si Director Memban po, no? Ng DNR. Walang pipes, pero direct. Kaya lang yung dapat sumapas doon yung standard niya. As kapag ano na ba yung standard sa bali sa public water. So you're in the process of checking the standard. So pinakunan na namin ng sample. So yun din. And then, tapos second, tapos sa muti yung kanina. Pipraise namin kanina. Yeah? And malalaman naman namin yun. Malagyan kami ng ibang. Sir, abot pa ba yung dye sa dyan? Ay, kita ko ba yun, sir? Ang ganun ka lang. Ang buda naman yun ito. So, pwede naman. Kaya lang, ang ginagawa ng iba, ito yung official pipe nila ka. Opo. Lalabas yan, halimbawa, sa official na drainage, sa lupang may nila. Ang gagawin nila, halimbawa, maglalagay lang sila ng bypass. Itong bypass ngayon, ito yung kapag halimbawa ng iba. So, minsan, titigil nila yung tracing ng WCP nila para maka-save yung bawang sa electricity. So, tapos ngayon yung treated water dito sa bypass. Kaya yun ang nangyayari. So, sir, yung sa dye nakakalusot? Yung siyempre, sa dye. Yung nangyayari ngayon, pag maglagay kami ng dye, yung bypass, parang isa sa bilang mo lang. Oh, gano'n. Diba? Lalabas ngayon. Pwedeng dayain, kumbaga. O di sir, dapat may nakabantay din sa bukasan ng bypass. Ang may nakasin, siyempre, pipe kasi sa ilalim. Ang hirap bantay. Ah, nga naman, sir. Yun ang mahirap. Diba? Ano si Yusek? Sir, gina natin si Yusek. Ay, nag-type ka lang ito. Cut din yung kapitan dito. Saka lang namin nakita kasi. Amihan na ngayon. Ayan na, from TV5, from ABS and PTB4. So present sila ngayon dito sa location natin, no? Sa unang tagas, malapit sa may Remedios. Ayan.
So, talagang ano, no? Hindi. Ito yung unang-unang tagas. December 31 siya binisita ni Secretary Simato. Yan, bali yung sinemento dun, pangalawa na yun. Oo. Yan, so, kinig muna tayo na sa ano dito, interview nila Yusek. Yung ano, kung mapapansin nyo kasi dito, no, para talagang namumuti yung mga ano, yung mga bato, dahil doon sa tubig na tumatagas. Eh, siguro may mga halong sabon or ano man yan, kaya nagiging ganyan yung kulay. Sisipsipin yan, meron yan mga yung pagsipsip. Pupunta ngayon yan lahat. Okay na tayo? Pupunta ng STP. Doon naman si Epitrip. Paglabas ngayon ng TV, malinis na. So eventually, yun yung konsepto na malilinis na may ito. Ngayon, lahat ngayon ng mga discharges dito na illegal, yun ang kailangan taksakan. So yung ambient water ngayon. So okay na tayo? Okay na? Ma, mag-iing doon. Pag-iing wala lang sa akin. Sir, yung kasi kumusta ba? Paano pag sinalaman? Sabi niya, "Hoy, oh, na kayo." Check mic, check mic, check mic. Yung mga sinabi namin kahapon, papasalamat kami dito sa mga lagi na sa Manila Bay kasi tinutulungan niya ang ating pamahalaan na malocate yung mga illegal pipes at saka yung mga industries na nag-discharge sa mga treated wastewater. So kami naman sa DNR, sa task force, kami mga feedback kami, we always take it seriously. Pinupuntahan kagad namin. Kaya nga itong na-report sa amin ng mga illegal pipes, nakita natin talagang hinahanap natin yan. Dahil nung una, kung pansin nyo, nagkukuhay-ukuhay kami dyan para makita yung mga illegal pipes, medyo hindi naging positive yung result. Pero ito, yung nasa ilalim ng bato, napakahirap. Dahil lalaki ng boulders, kailangan namin mga heavy equipment para itanggalin yan. So, okay naman dahil nakita namin talaga may illegal pipes. At si Secretary natutuwa dahil talaga hindi na naman natin solve yung mga water quality problem ng Manila Bay kung may mga ganitong illegal pipes. So, even if we strictly enforce our environmental laws at ma-address namin yung alcohol, magkaroon kami ng STP, pero yung mga old pipes na ito, hindi natin matasara. Water quality problem. Sir, kasi ganito nang nagsasabi yung lumalabas pag-isa ang ibig sabihin ko yung mga establishment kung kumagagal ibig sabihin active kapag may matagas dyan ibig sabihin may pinagagalingan. Ang mahirap lang kasi dito gaya ng ano ng mga isla lang ng mga kung mapansin nyo ang dami mga establishment yung saray at dami mga hindi naman kami pwedeng magpungkal-pungkal kagad dyan napakahirap. So sabihin parallel yung aming ginagawa while we are trying to locate yung mga sources but at the same time we should be sealing nito kasi may mga commitment din ang ating pamahalaan sa ating report na may order sa ating gawin ito. So ito yung ginagawa natin. Sir, how would you describe yung matalas? Medyo madumi pa rin ba? Confirmation sa situation? Madumi siya dahil habang ginagawa kasi namin ito regular yung water quality monitoring namin. Sabi nga ni Director Jeff dito kanina, based sa result namin, 30 million mPa per 100 ml. So, ang nangyari, hindi naman humababa. So, ginawa namin, sabihin, pagka meron talaga nagpo-pollute, kaya hindi namin maipababa yung water quality. Susunod na steps namin, once we have already completed sealing all the illegal pipes, magkunda kami sa amin. Kukumpare namin sa dati namin. Yon na MGM, usually anong industry establishment ba or residential yung ganun karumi? Siguro naghahalo-halo yung mga siguro sa kusina, mga restaurant, sa mga CR, lahat yun dahil fecal coliform at tingin natin. So yung sabihin, matuhin galing sa mga establishment yun, galing sa mga residential area, industries, halo-halo na yun. Kasi hindi nga bumababa. So, sa ngayon, yun ang ginagawa namin. Kine-trace namin, but at the same time, we need to
feel this illegal pipe. Para naman yung commitment namin sa isa mamamayan sa order namin sa Supreme Court, eh, comply din naman. Sorry, just to follow up. Yung sa mga gumagamit ng outfall, may check, may mga suspects na ba? Pero may mga nasa listahan nila, initially, kahit wala pang initial yung meron kami, kasi ginagawa namin itong area nito sa Laguna Lake Development Authority. Continuous yung pag-divesting ng LLDA. Sila ang nag-i-issue ng mga necessary mga CDO, mga sanction. Kanila yan. Sila nag-implement ng provision ng Clean Water Act. Pero based on sa aming coordination, continuous yung divesting nila at ina-analyze nila sila na nag-adjudicate ng mga kaso ng mga identified ng restaurant na mga nag-discharge ng above standard na set ng diyan. Sir, yung mga inilagay niyo po, no? Hindi ba yung sububugalwak pa rin o tatagas? Hindi na, kasi nung makita niyo yung kasinan kasi dito, yung isa, yung nasa 6-20 ba ito, station, contractor ang gumawa niya, nalit yung contractor. Inassure kami na talagang ginawa nila yung gila feeling eh. Talaga muna nila ng mga boulders sa ano, sa loob o sa culvert. And then tinil nila at inassure naman tayo nila na once na natuyo na yung cemento, wala na ano, wala na tatagas. Sir, now that you identified initially yung possible na mga establishment, ano po ang next step? Ibigay niyo ba sa LLDA? LLDA ang nag-ano, LLDA ang nag-test doon. Kapag ano yun, kapag nahuli sila, talagang they will not be allowed to discharge their wastewater. Nasarado nila yun, then magpag may fines pa yun for example. Sa initial list, napasak nila ba yung mga pinagin nila ang atin? Alam ko, dati nila eh. Lahat yan. Hindi nga nila. Sila nag-i-gagat. Tumusay, more than 10 establishments. More than 10, marami yan. Kasi kahit yung nasa likod eh, bilang naman itong nasa harap eh. Kasi drainage talaga. Kaya lang, ang maganda rito, mahirap kasi rito, merong list ng DPWJ, may list ng LLDA, local government unit. Pero isang mga illegal parts nakita natin, wala doon sa list nila. So, nahihirap ito kami. Sir, bukod po dun sa apat na drainage parts, may na-mention kayo kanina na may sinitingnan din kayong dalawang areas na illegal. Oh, based sa ano, based sa report ng mga vloggers natin, meron silang nakita na nag-discharge. May discharge point naman. Kaya lang ang requirement kasi natin yan, dalawa eh. Dapat yung establishment, bago sila mag-discharge, they need to secure discharge permit from DNR or from LLDA. Second, when they discharge their wastewater, dapat treated na yan. And then complying with our standard. So yun yung requirement. So yun yung tinicheck ng LLDA. So kung kumuha na kayo sa ng water sample? Meron na. So sabihin, ayoko naman din sabihin yung mga papa, hindi kasi naman result ng sample. But once LLDA released the result, pwede na natin. May dapat 200 entry level? 200, yung ano. Sa discharge point, dapat 200. Discharge, dabal. But sa pagkasa-ambient na dabal. Sir, sorry, anong message nyo? Kasi may mga ibang establishment na nauna nyo lang nakulong report at mukhang isa possible sa mga prosecution. Pagkaganan ng sitwasyon, yung semi-recidivist na sila. Sige, paulit-ulit na lang. So, may sanction din yun. Sa clean water, pagka meron doon na tinatawag din na recidivist, na lagi na lang, kumumply, hindi. Meron ng sanction, they can discharge criminally. And then they can parang i-revoke na yung mga permits nila dahil paulit-ulit na lang. So, sa atin dapat permanent at safe, stable at sustainable yung mga measures to address yung mga pollution nila. Pagka nakita natin na linggo-linggo, mag-comply, hindi, independently, stable yung waste treatment facility. So, pagka ganon, papatigil. Sir, yung penalty po ba from nakitaan nyo o from the time we conducted the sample, every day yun, they will be charged, they will be imposed amount, no? Under the Clean Water Act kasi nakalagay niyan. 10,000 to 200,000 per day. So every day, habang hindi ka nakakapag-apply, yun ang penalty. Yung sabi nyo po, for what? For deliberate na, deliberate. Habitual. Habitual violation. Lagi sila. Kasi parang nagtiklo, loko na yan. Dahil ngayon papasa, bukas babagsak, ngayon papasa. Malay natin kung sinasarado lang nila at medyo binabawasan lang. Pero dapat yan,
effective and efficient magandang waste treatment plant or facility para masigurado natin na yung magandang wastewater ay treated. So kung di man, ang gagawin nila, kung di wala silang waste treatment plant, dapat makipag-coordinate sila sa water concessionaire at mag-connect doon sa existing sewer line ng concessionaire. Last na sa akin, natanong ko na ito pa, pero what can people expect before the second anniversary or by the second anniversary? Kasi itong ginagawa natin, ang budget nito, it's 2020. 2020. So we are required to complete all activities dapat by December 2020. But we should understand also, ito ang kind of problem, pandemic, ma-quarantine, so we can really force our contractors to comply with the timeline. So nakaroon kami ng delay. But sa ngayon, full blast ang aming operation. May bago na naman tayo budget for 2021. So dapat din natin complete all the activities sa 2020. So in-expect namin ang kukunin Secretary Simato matapos sa first quarter or by February siguro niya makikita na rin. Sir, sa akin nasa lang. Kasi are we planning na tanggalin na yung mga bato para matya? Kasi ito, lalagyan din naman ito ng may so possible, may makita pa tayo pag naglagay ng ito. Yung sa makikita natin kasi kung during low tide, makikita talaga natin ito. Kasama natin yung mga itong bloggers dito. Kita yung nakasutok. Sabi namin, nakikinig namin sila kung meron mga violation sa kisangin tayo para makapulit. So, yun nga niya, kung may discharge, pinagdaga ng mga buhang. So, dapat wala nang mga discharge. Para hindi makontaminate yung buhangin. Ayan, so yun nga po yung interview ni Yusek sa media no regarding dito po sa mga tagas. So yun no, hopefully yung mga ilan sa mga katanungan nyo po eh nasagot din ni Yosek Jonas Leones no ng DENR pagdating dito sa mga illegal na tagas. Yan po muna ang ating update and maraming salamat po sa inyong lahat. God bless and ingat po tayo palagi. Stay safe and stay healthy. Maraming salamat po.